is Vijay from RE/MAX Aria and welcome to another virtual property tour. So right now, andito tayo sa Pangasinan and we will be showing you a property that can be your very own private family resort. So this property has 1,450 square meters of lot area. Habang yung ating main house naman ay merong 125 square meters of floor area. So, i-discuss natin yung ating bahay later on. Pero dito, makikita nyo, we have our gazebos, meron tayong event hall, meron tayong separate washrooms, and of course, syempre, yung ating adult and kids pool. So, right now, unahin natin yung outside areas natin. So, kung makikita nyo dito, syempre, yung highlight ng ating property is yung dalawang pool na meron siya. So, yung isang pool natin, which is this side, is actually yung ating adult. This is for the adults. And then, just beside it is yung ating kids pool. So, kung makita nyo, malawak tong pool na to. So, we have spaces here. Kung gusto nyo lagyan ng tables or ng chairs, katulad nyan, pwedeng-pwede po yan. And then, we actually have a yung functioning na fountain doon. And then, we have functioning kids fountain dito. Okay? So, right across nung ating mga pool is meron yung ating events hall. So, ito, mapansin nyo, malaki siya. Perfect siya. Kunyari, may birthdays kayo or may mga family gatherings, family reunions, perfect to. Kasi dito, sobrang luwang. Actually, siguro, you can easily fit here mga 50 packs. Baka may excess pa nga kung kaya. So, yan, covered siya all throughout. And then, punta tayo dito. So, yung parking niya dito, wala kayong problema kasi dito pa lang sa may banda rito, siguro you can fit around 5 to 8 siguro, kasama na yung parking natin dun sa main house. So, dito, kung gusto nyo i-convert to with anything you want, siguro kung gusto nyo ng covered na garahe, pwede nyo pong i-convert yan. If not, baka pwede pa ng mga seating area. Yan. And then dito, sa ating left side, we have our male and female washroom. Yan. Tapos, again, beside it is yung ating outdoor kitchen na pwedeng i-utilize pag meron tayong mga events. Yan. And then, here is dati siyang store na pwede nyo convert as a guardhouse or a staff house. No? Tapos, across it is yung ating mas maliit na gazebo. Kung gusto mag-chill, pwedeng-pwede dyan. And then, here, pagpasok po natin dito, we have our separate na room siya from the main house na pwedeng-pwede natin gawing staff house or, yan, meron siyang separate, meron siyang sarili yung sink and, syempre, air conditioning. Yan. That's it for our outside areas. So, lika, pasok tayo din sa main house. Kung mapansin nyo, yung fence dito, sa bago kayo makapasok sa main house, medyo, from end to end, may fence po yan. Ang dahilan po niyan is to separate yung ating public spaces. If you want to rent yung inyong pool and yung events area, pwede po yun. So, sineseparate ng fence yung ating public spaces dun sa ating private space, which is yung main house. So, ngayon, punta tayo dito. So, sabi ko sa inyo kanina, medyo malungo yung parking, no? So, you can fit siguro around 4 cars or 5 cars yan. Tapos dito, you can actually fit siguro 2 more or 3 more kung kaya pa dito sa ating main house. So now, punta na tayo, pasok tayo doon sa ating bahay. So inside the main house, we have 3 bedrooms, 2 bathrooms. Meron din tayong dirty kitchen sa likod. So starting off, this is your living space. Yan. So dito, just beside the living space, we have your master's bedroom. So, pakita natin yung size. So, yung size ng master bedroom, malaki siya, maluwang. And then, you have your window right there. So, meron tayong built-in cabinets. Siyempre, sa master's bedroom, kailangan may master's bathroom. So, yung isang bathroom is nandito sa loob ng ating master bedroom. So, we have our showers, yung bowl natin, and yung ating sobrang wide na sink. So, papansin nyo, medyo bago-bago pa tong property na to. Yung age nitong property na to, hindi siya ganun katanda. So, less than 10 years pa tong property na to. So, bagong-bago pa. So, dito, andito yung ating second bathroom. So,
Again, kumpleto yan with our shower, our sink, our bowl, syempre, our toilet. So, going out, diretso po tayo dun sa ating dining area. So, kumapos nyo, siguro 2, 4, 6, 8, 10. 10 seaters, kasyang-kasya po siya dito. Actually, medyo wide pa siya eh. Kung gusto nyo pa ng mas malaking dining table, dining area, mas okay yan. Tapos, now, punta tayo dito sa ating kitchen. Mapapansin nyo, napaka-open ng space, no? So, again, we have our double sinks. And then, syempre, meron pa tayong counter island. So, dito, meron lang tayong maliit na steps. And then, ito is leading to your other two bedrooms. So, dito sa first bedroom, yan. Pansin nyo, luwang din. So, we have a queen size siguro to. And then, we have a very large na bintana. And also, syempre yung ating built-in cabinets. And beside it is, actually, magkamukha lang sila. Ang difference lang dito siguro is meron siyang dalawang windows. And yung ating palang mga bedrooms, lahat po yan may air conditioning. So wala kayong problema, kahit mainit, okay lang dahil lahat ng ating rooms. And including itong ating living space and yung kitchen, meron po silang sariling air conditioning. So right here naman, ito yung ating daanan palabas dun sa ating dirty kitchens. For example, ayaw nyo magluto dyan para hindi madumihan, pwede ho kayong magluto dito sa ating dirty kitchen. So, separated po yan sa ating main house. Pasok lang tayo dito. And sa loob, we have open siya. Kunyari, mahilig kayong mag-barbecue, ganyan, pwede dito. At least, lalabas lang yung ating usok. So, we have our sink rin dito. Yan. And then, meron tayo dito palabas. Yan. So, nandito yung ating parang grill area. Kung gusto mag-barbecue, pwede rin dito. Yan. Of course, yung pump ng ating water. And we have our open space. So, dito sa open space to, siguro pwedeng sampayan or pwedeng kung gusto ng entertainment area dito sa labas na separate dun sa inyong events hall, pwede po dito. Merong space dito. Actually, kasama pa rin po yan sa property. So dyan, kung gusto nyo ng rental unit, pwede dyan. Or kung gusto nyo dagdagan yung cottage nyo or extend yung events hall, pwede po natin gamitin, i-utilize itong part ng property na to. So pag dinerecho po natin to, lalabas po tayo doon sa ating front ng ating main house. That's it for our virtual property tour for today. Thank you for joining us. And if you like this video, don't forget to subscribe to our YouTube channel for more properties in North Luzon.